Hi mga batang Superbook and welcome to Superbook Academy Signposts. Ang signposts ay ang mga koneksyon ng mahahalagang pangyayari sa Bible sa birth, life, death, and resurrection ni Jesus Christ. Sana pala nag-enjoy din tayo sa ating mga challenges from Superbook Academy. Kaya tawagin na natin sila Mama at Papa at enjoy na natin ang video na papanoorin natin ngayon. Kumusta? Sige, Espiritu. Pinag-usapan natin na tungkol kay Moises at ang mga kautusan ng Diyos. Alam niyo bang nung tinukso si Jesus sa desyerto, binanggit niya ang salita mula sa Deuteronomy, isang libro na sinulat ni Moises. Sa librong yon, sinabi ng Diyos kay Moises na ipadadala niya si Jesus sa atin balang araw. Sabi ng Diyos, magpapadala ako ng isang propeta na katulad mo mula sa kanila. Ilalagay ko sa mga labi niya ang mga salita ko at sasabihin niya ang lahat ng gusto kong sabihin sa kanila. Sa maraming paraan, pinakita ng buhay ni Moises ang tanda ng buhay ni Jesus. Si Moises at Jesus ay parehong ipinanganak bilang Hebreo. At kahit na pinalaki kong isang Egyptian, isa pa rin akong Hebreo. Nung ipanganak si Moises, inutos ng paraon na patayin lahat ng lalaking sanggol ng mga Hebreo para kontrolin sila. Nung ipanganak si Jesus, sinubukan ni Haring Herodes na pigilan si Jesus, kaya ipinapatay niya ang lahat ng mga lalaking sanggol sa Bethlehem. Pag hindi nila natagpuan ang sanggol na yon, ipahahanap ko siya sa aking mga kawan. Halughugin ang bawat lalaki na sanggol na ipinanganak 2 taon na ang nakalilipas. Si Moises ay isang pastol. Sino mag-aakala na isang simpleng pastol ay pipiliin ng Diyos para iligtas ang mga Israelita? Si Jesus ay isang pastol din, ng tao. Ito ang sinabi niya tungkol sa sarili niya. Ako ang mabuting pastol at ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Gumawa ng mga himala ang Diyos sa pamamagitan ni Moises. Makikipagkasundo akong muli sa bayang Israel. Sa harapan nilang lahat ay gagawa ko ng mga himalang hindi pa nangyayari sa daigdig. Gumawa rin ng mga himala si Jesus. Sinasaway kita! Ibig kong sabihin, naiintindihan niyo ba talaga kung ano yung nangyari? May kapangyarihan siya sa tao, sa kalikasan, at maging sa mga bagay na hindi nakikita. Isang himala ang ginawa ng Diyos nung binigyan niya ng pagkain ng mga Israelita sa disyerto. Ang tawag diyan ay mana. Tinupad na ng Panginoon ang kanyang pangako. Tinapay na sapat para sa lahat! Makakain na tayo! Sinabi rin ito ni Jesus tungkol sa sarili niya. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang sinumang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. At ang sinumang sumasampalataya ay hindi na mauuhaw kailanman. Nagdasal si Moises para sa mga kasalanan ng mga Israelita. Ngunit patawarin niyo na po kami at tanggapin bilang inyong bayan. Nagkatawang tao si Jesus para mapatawad niyo tayo sa lahat ng mga kasalanan natin. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At saka, binigay ng Diyos kay Moises sa mga kautusan niya. Makinig kayo! Ibinibigay ng Panginoon ang kanyang mga utos. Kaya lang, wala ni isa sa atin ang nakasunod sa mga utos ng Diyos. Sa libro ng Romans, sinabi ni Pedro sa atin na ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat dapat sa paningin ng Diyos. Sinabi ni Jesus, huwag niyong isipin na naparito ako para ipawalang saysay ang kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta. Naparito ako para tuparin ang mga ito. Noong panahon ni Moises, dugo ang kailangang ialay bilang kabayaran sa kasalanan. Diyos ang nagbigay ng alay para sa sapat na kabayaran ng mga kasalanan nating lahat. At sino man ang maniwala kay Jesus ay napatawad na. Noong panahon ni Moises, hindi nakakalapit ang mga tao sa Diyos. Pero dahil kay Jesus, magagawa na natin. Sa aklat ng Hebreo, ito ang sinabi. Ang paglapit mo ay hindi katulad ng paglapit ng mga Israelita noon. Lumapit sila sa isang bundok na nakikita nila, ang bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy, may kadiliman at malakas na hangin. Hindi, dahil ang nilapitan nyo ay ang bundok ng Zion, ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem na nasa langit na may libo-libong anghel na nagkikipon ng may kagalakan.
Lumapit kayo kay Jesus na siyang tagapamagitan natin sa Diyos sa bagong kasunduan ng Diyos at tao. Ang kasunduan ito'y pinagtibay ng kanyang dugo na nagbigay daan para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Wow! Ang dami kong natutunan sa video na yun. Kayo ba mga batang Superbook? I'm sure kayo rin mga batang Superbook and moms and dads, marami kayong natutunan doon. Alam nyo ba, ito lang, gusto ko lang i-share yung napulot ko doon sa ating video. Sabi ni Jesus, He came not to abolish the law and the prophets. No, I came to accomplish their purpose. Jesus Himself was obedient to His Father's rules or to His Father's commandments. Sabi nga niya rin, in John 15, ito yan ha, When you obey my commandments, you remain in my love, just as I obey my Father's commandments and remain in His love. Jesus Himself said that when talking to His disciples. Si Jesus mismo, sumusunod sa rules. And ito yan ha, sabi niya, when you obey commandments, you remain in whose love? In Jesus' love, just as He obeys commandments of His Father and remain in His love. Tayo rin, moms and dads, mga batang Superbook, sana maalala natin, alalahanin natin na ang rules ay nandun para protektahan tayo. Okay? Dahil yung nagpo-protekta sa atin, yung gumawa ng rules, ang nasa isip nun, mahal tayo. Mahal na mahal niya tayo. Kaya when we obey rules, let's keep in mind it's for our protection. Ang ginagawa natin to dahil mahal natin si Lord. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po na ang pangunahing motivation mo is to love us and to protect us. We receive your love, Lord Jesus. Patawarin niyo rin po kami sa mga araw na kami ay sumusuway sa inyong mga rules or commands. Tinatanggap ka namin muli as Lord and Savior ng buhay namin at mula ngayon, mabubuhay kami na ikaw lang ang sasambahin at ikaw lang ang dadakilain. Thank you, Father. We love you. In Jesus' name, Amen. Sana sinamahan niyo ako sa prayer na yun. At syempre, moms and dads, ito pakiguide na lang ating mga batang Superbook para mas malaman pa natin ang commandments or law ng ating Panginoon, mag-download na tayo ng Superbook Bible app. Libre lang ang Superbook Bible app sa ating Google Play Store at sa Apple Store. Hanggang sa muli, ako nga pa lang inyong super host na si Kuya Aren. Paalam!